Magandang umaga sa lahat. Pambungad at pagbati para sa ating ikalawang linggo ng talakayan. Ang magiging paksa pa rin natin sa araw na ito ay araling panlipunan. Ako pa rin ay inyong magiging guro. Ako si Binibining Mary Grace Gunotan. Introduction. Sa araling ito ay matututunan ng mga mag-aaral ang iba't ibang suliraning panlipunan. Mahalaga ring makilala ng mga mag-aaral ang mga suliranin na kinakailangang lutasin sa lipunang kanilang ginagalawan. Inaasahan na ang mga mag-aaral na makagagawa ng plano sa paglutas ng kinakaharap na suliraning panlipunan. At narito ang magiging layunin natin sa araw na ito. Ito ang mga layunin na ito ay siyang magiging gabay natin sa ating talakayan ngayon. Layunin. Pagkatapos ng isang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang letter A, nakikilala ang iba't ibang isyu at hamong panlipunan. Letter B, natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran sa Pilipinas. Letter C, nakikilala ang lipunan, maging ang mga istruktura at elemento nito, at na ibibigay ang kaalaman sa mga salitang ibinigay ng guro. At ang huli ay letter E, na isasagawa ang photo essay na nagpapakita ng iba't ibang isyu at hamong panlipunan na dulot ng mga elementong at istrukturang panlipunan. Ang magiging paksa natin sa araw na ito ay kaligiran at katangian ng mga isyu at hamong panlipunan. Mga isyu at hamong panlipunan. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay mayroon muna akong ipapakita na larawan. Pagkatapos, ay may tanong na kaakibat nito. Maaaring sagutin ang tanong. Okay, so yan, kung nakikita ninyo sa inyong screen, may mga larawan at sa kabilang dako nito ay may katanungan. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ba nakikita ninyo sa larawan iyan? Eh, magaling. So, makikita natin sa larawang iyan, no, coronavirus, di ba? Pangalawa, bilang mag-aaral, ano ang kaya mong gawin upang malutas ang suliraning ito? May kaya ka bang gawin? O kaya, ano ang nararapat mong gawin para malutas ang problema o suliraning ito? Magaling! So, kinakailangan lamang magugas ng kamay, huwag lalabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Eto, ano ang masasabi niyo sa larawang ito? So, ipaliwanag ang inyong mga sagot. So, batay sa larawan, saan kadalasang nangyayari ang korupsyon? Ang magsasagot dyan ay sa lipunan. So, kadalasan nangyayari ang korupsyon sa ating lipunan. Okay, ngayon, ano ba ang lipunan? Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. So, ayon yan kay Moni. So, sabi ni Moni, ang lipunan daw ay isang buhay na organismo. So, kung saan nagaganap ang mga pangyayari at mga gawain. So, ito'y patuloy na kumikilos at nagbabago. Okay, ang istrukturang panlipunan at kultura. Ipagpalagay na lang natin na ang lipunan ay tulad ng isang barya na may dalawang mukha. Ang isang mukha ay tumutukoy sa mga istruktura ng lipunan at ang isa naman ay tumutukoy sa kultura. Okay, so ipagpapalagay natin, so pagnilayan natin, titignan natin mamaya. Okay, bagamat ang dalawang mukha ay magkaiba at may kani-kanyang katangian, mahalagang mga ito at hindi maaring paghiwalayin. Tulad na lamang kapag pinag-uusapan ang lipunan.
Okay, narito ang mga elemento ng estrukturang panlipunan. So, unang elemento ay ang institusyon. Ang lipunan ay binubuo ng mga institusyon. Ang institusyon ay organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. So, ayon pa rin yan kay Moni noong 2011. Ang pamilya ay isa sa mga institusyong panlipunan. Dito unang nahuhubog ang pagkatao ng isang nilalang. O diba, kung napapansin ninyo, so ang pamilya ay nasakop sa lipunan. So, diba? So, ang pamilya daw ay isa sa mga institusyong panlipunan. So, dito tayo unang nahuhubog. So, dito tayo unang natututo. So, dito tayo nabuo bilang isang nilalang. So, nagsisimula ang lahat sa pamilya. Sunod na elemento ay ang social group. Social group ay tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo na isang ugnayang panlipunan. So, ang social group ay hindi lamang binubuo ng isang tao, kundi ito'y binubuo ng dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa. So, sa pagmamagitan nito ay bumubuo sila ng isang ugnayang panlipunan. Ang kasunod, so may dalawang uri ng social group. So, ito ay ang primary group at ang secondary group. Ang primary group ay tumutukoy sa malapit at informal na ugnayan ng mga individual. Halimbawa nito ay pamilya at ang kaibigan. So, ang pamilya at ang kaibigan natin ay matutukoy o maipapalagay natin sa primary group. So, diba? Ang primary group, ito ay tumutukoy sa malapit at informal na ugnayan ng mga individual. So, yan. Ang sunod na uri ng social group ay secondary group. Ang secondary group ay binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. So, halimbawa, yung amo natin, yung mga manggagawa. So, yan ang isa sa mga halimbawa ng social group na, so, may dalawang uri ng social group. Ito ay ang primary group at ang secondary group. Kung pang primary group, so, malapitan lamang at informal lamang. Pero kung sinasabi nating secondary group, so, formal ang ugnayan ng bawat isa. So, maaring halimbawa nito ay ang inyong amo at ang inyong manggagawa o kaya ang connection ng dalawa, ng amo at ng manggagawa. Ang kasunod na elemento ng estrukturang panlipunan ay ang status. Kung ang mga institusyong panlipunan ay binubuo ng mga social groups, ang mga social groups naman ay binubuo ng iba't ibang status. Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. So, may iba't ibang posisyon na ginagampanan ng bawat isa sa lipunan. So, ang status, ito ay ang mga institusyong panlipunan na binubuo ng mga social group. So, ang status ay tumutukoy sa mga posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. May dalawang uri ng status. Ito ay ang ascribe status at achieve status. So, unahin natin ay ang ascribe status. Ang ascribe status ay nakatalaga sa isang individual simula nang siya ay ipinanganak. Hindi ito kontrolado ng isang individual. So, halimbawa ay ang kasarian nito. O, diba? So, nakatalaga na sa kanya. Kung babae siya, babae na talaga siya. Kung lalaki siya, lalaki na talaga siya. So, yan ang tinatawag nating ascribe status. So, nakatalaga sa isang individual simula nang siya ay ipinanganak. So, hindi niya ito kontrolado kasi nakatalaga na talaga sa kanya iyon. Pangalawang uri ng status ay ang achieve status.
Ang achieved status ay nakatalaga sa isang individual sa bisa ng kanyang pagsusumikap. So, maaring mabago ng isang individual ang kanyang achieved status. So, halimbawa, ang pagiging isang guro. So noon, hindi siya guro, ngayon nagiging guro na siya dahil sa kanyang pagsisikap. So, nakatalaga sa kanya dahil sa kanyang pagsisikap. So, kung halimbawa, ngayon mahirap ka, so maaaring tumaman ka, so ang status na iyon ay napapabilang sa achieve status. Okay, kasunod na elemento ay ang gampanin or ang roles. So ito ay tumutukoy sa mga tumutukoy ang mga gampanin ito sa mga karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng individual. So 'di ba kanina na itanong ko sa inyo, so ano ba ang kaya ninyong gawin bilang mga mag-aaral? So ano ang gampanin ninyo bilang mga mag-aaral sa lipunan? So, ano ang kaya niyong gawin para sa lipunan? So, ang gampanin o ang role ay tumutukoy sa mga gampanin ninyo, ang mga karapatan ninyo, ang obligasyon ninyo bilang tao, obligasyon ninyo bilang kasapi ng lipunan, at ang mga inaasahan ng lipunan na ninyong kayang gawin. Okay, so hanggang dyan lamang ang ating talakayan. O may mga katanungan ba para sa talakayang iyon? Okay, dahil kung wala na, bibigyan ko kayo ng aktibidad. So magiging aktibidad natin ay tinatawag nating photo essay. So sa isang Oslo paper ay gumawa kayo ng photo essay na nagpapakita ng iba't ibang issue at hamong panlipunan na dulot ng mga elemento na estrukturang panlipunan. Maaring gumuhit ng mga larawan o kaya gumupit ng larawan sa magazine o kumuha ng mga ito sa internet. Para sa ating pamantayan sa inyong pagganap o paggawa, so unang pagkamalikhain, 30%, nilalaman, 30%, kagandahan, 20%, maparaan sa kagamitang ginamit, 20%, at ang kabuuan nito ay 100%. Ang pamantayan na iyan ay siyang magiging gabay ninyo sa inyong paggawa na inyong photo essay. Para naman sa mga katanungan or for inquiries, go to our e-learning site para gawin ang inyong aktibidad o kaya sagutin ang inyong mga quiz. So, ang ating e-learning site ay www.kaetef.com o kaya maaari kayong tumawag sa 0975-1826-019. Maraming salamat sa lahat. So, dito nagtatapos ang ating ikalawang linggong talakayan. So, paalam muna sa ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Magkikita pa tayong muli sa susunod na linggo.